Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, quick discussion tayo about sa bagong announcement ni Facebook Meta dito sa mga nagsisell, no? Dito sa Facebook Live. Ayan, so ang sabi ni Facebook Meta, Facebook Live shopping will be going away on October 1, 2022. Beginning on October 1, 2022, you will no longer able to host any new or schedule live shopping events on Facebook. You will still be able to use Facebook Live to broadcast live events, but you won't be able to create product playlists or tag products in your Facebook Live videos. So, ayan guys, no, ang statement ni Facebook. At ayan, quick discussion tayo kung makaka-apekto ba dito sa Pilipinas yan. Ito, magbibigay lang ako ng quick discussion at opinion ko about dito sa announcement ni Facebook Meta. Kung makaka-apekto ba ito dito sa Pilipinas o sa mga nag-live sell dito sa ating bansa. Ayan, syempre, bago ko simulan, sabi po ng YouTube Analytics sa aking channel, 98% nang nanonood sa aking channel ay hindi pa nakasubscribe. Kaya libreng-libre lang po mag-subscribe, no? Kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button. Click mo na ang notification bell para updated ka sa mga future videos natin na ipapalabas. Katulad nito. So, tara, simulan na natin. So, ito ang statement ni Facebook Meta. So, sabi dito, Facebook Live shopping will be going away on October 1, 2022. Beginning on October 1, 2022, you will no longer be able to host any new or scheduled live shopping events on Facebook. You will still be able to use Facebook Live to broadcast live events, but you won't be able to create product playlists or tag products in your Facebook Live videos. As consumers, viewing behaviors are shifting to short-form video. We are shifting our focus to Reels on Facebook and Instagram, Meta short-form video products. So, sabi dito sa statement, pagkakaintindi ko dito, sabi ni Facebook, at inoobliga or ini-encourage ni Facebook ang mga seller na nagla-live na mag-shift sa short-form video, no? We are shifting and focus daw sila sa Reels, Facebook Reels na tinatawag nila na function. So, ayun guys, no? Pwede naman daw tayo mag-live selling or gumawa ng shop sa ating Facebook Reels sa pamamagitan ng mga short videos na pwede natin ilagay doon yung product natin na ibebenta at maglagay tayo ng mga links or shop doon at ayan, at mapapadali natin maibenta yung produkto na gusto nating ibenta, no, sa mga potential na buyer. So, sabi dito, if you want to reach and engage people through video, try experimenting with Reels and Reels ads on Facebook and Instagram. So, ayun nga, no, hinikayat nila na mag-experiment ka at i-upload mo to sa Reels, no, hindi lang sa Facebook, pati sa Instagram. So, ito yung tinatawag nila na product playlist and product tag. So, kung gumagamit ka na itong commerce manager at nagla-live selling ka, ito yung tatanggalin ni Facebook Meta sa October 1, 2022. So, ito siya, no? So, create a shop or create a catalog. So, sa October 1, 2022 ay mawawala na itong function na ito sa mga nagla-live selling or live shopping. Hindi ka naman gumagamit nito, so wala magiging problema sa pagbebenta mo, pagla-live mo. So ayan, sa mga gumagamit lang nitong function na ito ay yun lang yung maaapektuhan ng pagtanggal ni Facebook. So ayan guys, no, at sana ayan medyo naliwanagan tayo ng konti at ayan, opinion ko lang yan at sa aking pananaw, sa aking pagkakaintindi. Ayan, so kung ikaw ay nagla-live selling, ayan, so tuloy mo lang yan yung pagla-live mo dahil dito sa Pilipinas hindi naman yan makaka-apekto. So, hintay-hintay lang tayo, no? Siguro sa October 1, tingnan natin kung ano magiging sitwasyon sa pamamagitan ng pagla-live. So, ayan, at pinakita ko naman sa inyo kung ano ba yung sinasabi ditong hindi ka na makakapag-product playlist or product tag, no? Ayan, so makaka-apekto lang yan sa mga nagpa-product playlist at naglalagay ng product tags sa kanilang mga live. So ikaw, kung magamit ka ng
Studio Meta Manager Business, yan. So, ayan, makaka-apekto sa iyo yan. Pero, kung nagla-live ka lang sa iyong Facebook account or Facebook page, siguro wala naman magiging problema, no? Dahil sa atin dito sa Pilipinas, more on live lang, no? Live events, tapos nagma-mine lang. So, pagka-mine, so syempre susulat lang naman nila yung kung sino yung nag-mine, tapos kukontakin nila, magko-comments lang yan dyan, yung mga details. So, hindi na sila dadaan dito sa product manager na function or product tags or product playlist, no? Ayan. So, ayun ang pagkakaintindi ko, guys, no? Dahil dito naman, hindi naman available sa Pilipinas itong product tags and product playlist na sinasabi nila, na tatanggalin nila sa live events. So, tuloy-tuloy lang tayo sa pagmamine. Ayan. So, ayan, tingnan natin. At syempre, gusto ni Facebook Meta na i-priority muna ang kanilang bagong labas na Facebook Reels. So, ayan, at sabi nga dito, no, make experiment daw sa Facebook Reels na pwede mo namang gamitin sa pagsisell ng iyong product. So, short videos, tapos ilalagay mo dyan yung product mo, gawa ka na ng konting twist para mapakita mo sa audience mo, potential buyer mo. Ayan, so dahil ayan ang pinapriority ni Facebook, ang Facebook Reels sa ngayon ng mga short videos. Ayan, so ayan, gawin natin artistic, no? Kumbaga, kung di ka makapag-live, mag-post ka sa Facebook Reels, ilagay mo yung item mo, at pwede naman dyan mag-comment sila, no? Kung gusto nila yung item, ilalagay ka ng shop link mo or website, pwede dyan sa Facebook Reels. So, ayan, ipapaliwanag ko rin dyan kung paano. Ayan, maglalabas din ako ng tutorial dyan kung paano tayo maglalagay ng website link gamit ang Facebook Reels kung ikaw ay nagla-live or gusto mo magbenta gamit ang Facebook Reels na function ni Facebook. So, that's it, guys. Ayun na. At sana may natutunan kayo kahit paano. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe now. At hanggang sa muli, have a nice day. Kung meron kayong comment, comment nyo na, share nyo na sa family and friends. At sabihin nyo na merong ganitong channel na nagbibigay tutorial and any useful things na pwede natin mapakinabangan. Hanggang sa muli, maraming salamat. Have a nice day. Mabuhay! Bye-bye!